Hello, magandang buhay po. This video para po sa mga gustong mag-Poland, no? Ibibigay ko yung tamang detalye at information na galing po sa Poland Agency. Okay? So, sa mga nagtatanong kung ilang buwan po bago makaalis. Kaya nagmamaximum po ako ng 8 to 1 year. Ganun po ang proseso na katagal papuntang Poland. Hindi po kailangan ng mabilisan dahil nasa proseso, mahigpit po ang proseso papuntang Poland, lalo na sa mga cross country or nasa Pilipinas. Pero yung nasa Pilipinas, tambay-tambay muna ha, dahil hindi pa ako nakipag-usap sa agency kasi gusto ko ang nasa Pilipinas ay wag munang i-process yung mga new, no, yung mga gusto na mag-proceed. So ang hinahire ko ngayon, nabibigay ako ng information yung nasa ibang bansa pa dahil mabilis po ang proseso kapag galing sa ibang bansa na direct to Poland, hindi po galing sa Pilipinas. Okay? Ayan, congratulations yung iba yung nasa Kuwait na. Anong galing sa Kuwait ay nasa Poland na ngayon. So, ganito po yon. Ang proseso po ng working permit ay nasa 3 to 5 months. Okay? Pakishare na lang itong videos kung dumaan to sa wall nyo para sa inyong mga kaibigan o friendship na gustong mag-Poland. 3 to 5 months po ang process ng working permit. Bali, kung nagbibigay po kayo ng onang payment, mag-aantay kayo ng next payment kapag mo lumabas na yun ang inyong working permit. So, makagawa kayo ng paraan na makaipon-ipon pa kayo bago lumabas ang inyong working permit. Okay? Then, after ng working permit, for the second payment na ibibigay nyo para po sa proseso ng inyong visa appointment. Okay, yun po ang pangalawang bigay nyo. Yung pangatlo na sinasabi ko, nasa inyo po yun kung ibigay nyo o hindi. Kung ibigay nyo, agency na po ang bibili ng ticket para sa inyo. Kung ayaw nyo pong ibigay, kayo po ay pwedeng bumili ng sarili nyong ticket kung saan yung pinakamura, makahanap po kayo ng promo. Kasi mostly, sa mga airline, meron pong mga promo na ticket na pwede nyong pwede kayong kumuha, bumili ng ticket. Hindi naman po nagmamadali kapag meron na kayong visa. Okay? Kahit after 1 month, kung pwede naman na manatili muna kayo bago kayo umalis. Maasikaso nyo muna inyong employer, huwag na kayong basta-basta na lang umalis. Lalo na sa ibang bansa, pahirapan, no? Kung paano lumabas ng bahay, paano magpapaalam. Tuturuan ko kayo paano magpapaalam. Okay? Then, the first payment natin kapag nasa ibang bansa ay nasa 1,300 USD. Is around mga 60,000 to 70,000. No? Mga 70,000. Prepare kayo ng 70,000 pesos. No? Kahit anong pera dyan sa ibang bansa, yun lang ilalagay nyo sa utak nyo dahil yun lang din ang inano ko sa conversion ng 1,300 USD. Pero kung nasa ibang bansa kayo, hindi po peso ang ibabayad nyo. Mismo ang agency ng Poland ang magbibigay sa inyo ng advice at exact amount, hindi naman umabot ng 70 yan, basta susundin nyo ang instruction niya. Ang sa akin lang ay nasa mga estimated dahil ang dollar ay akyat pababa po ang rate. Okay? Basta prepare lang kayo about 70,000 pesos kung peso ang inyong isipin. Pero kung pera dyan, equivalent po yan nasa 1,300 USD. Kung saan ka man ngayon, pwede nyo yan i-google yung account, yung amount na yan, no? Meron yan kung amount from USD to Real, USD to yung pera sa Dubai, dahil magkaiba-iba ang name ng pera natin. Okay? Yun po ang kung paano nyo makikita yung amount. Dahil pagdating po sa bayaran, sa inyong pagpapadala, ay i-change po yan. Kayo na mismo pupunta sa mga remittance, ay pwede po yan na i-western nyo. And then, ang agency ng Poland magbibigay sa inyo ng exact amount sa pera ng Poland. Okay? Zloty doon. PLN doon, no? Ang pera doon. Or else, tinatanggap din nila, no? Kung ayaw nyo magbigay ng pera dyan, nahihirapan kayong lumabas para pupunta sa mga remittance para sa inyong unang hakbang, no? Ng process, pwede naman yung ipadala nyo sa Pilipinas at yung mga kamag-anak nyo na ang magpapadala doon sa Poland. Pero malaki ang tawag ito, charge kapag galing sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga
iniipon yun, nasa Pilipinas, wala dyan, pwede yun, pero malaki ang charge doon. Kasi through Western Union po ang bayad. Pero kung nasa ibang bansa, medyo less, no? Ang mga charges na papunta sa Poland. Okay? Then the second payment, same amount pa rin, no? Sasabihin din yan sa inyo, same amount, kasi ang rate kasi ng po, ano, pera natin, no, paakyat pababa, no? Ang agency rin ng Poland ang mag-advise sa inyo kung kailan po kayo mag-second payment. Then after nun, kapag naipadala na lahat ang mga documents sa inyo para sa visa appearance, ihanda nyo yun po yun. Dahil ang Poland naman po ang mag-appointment para sa inyo, hindi po kayo. Okay? Yung Poland po ang mag-appointment sa inyo for visa, hindi po kayo. Sila po ang magsabi kung kailan ka pupunta doon sa immigration para mag-appearance. Now, dadalhin nyo lahat ng mga documents, i-follow yung instruction ng agency kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-file pagkasunod-sunod, huwag nyo na pong baguhin kung paano niya ipinapadala sa inyo. No? Eh, paano yon? Ma'am, hindi po pwede kaming makaka-receive ng address. Mahirapan tayo dyan. Kapag wala kayong address na ibibigay, saan po ipapadala ang mga original documents from Poland? Okay? Dahil mga original documents yan ang dadalhin nyo doon sa immigration. Okay? Kung hindi nyo kaya magpalusot kung saan dyan nyo i-address, mahihirapan kayo. Huwag na po kayo mag-apply. Huwag muna kayo mag-process. Maghanap muna kayo ng paraan kung paano. Pag-isipan ng mabuti. Okay? Lalo na yung walang mga D-off. Huwag muna kayo mag-apply. Huwag muna kayo mag-process. Paano kayo makapayment? Paano kayo makavisa appearance kung wala kayong D-off? Lalong-lalo na, may D-off nga, pero hindi hawak ang passport. Paano kayo makavisa appearance kung hindi po hawak nyo ang passport? Kailangan po hawak nyo ang passport kasi yun po ang dadalhin nyo sa visa appearance. Kayo po ang magdadala sa lahat ng mga original documents. Okay? Then, yung passport nyo, iiwan yan doon for 15 days or depende kung ilang araw bago lumabas yung visa. Okay? Kasi about 15 days lang. No, balikan nyo yon. Ipi-PM kayo ng agency na mayroong kanyang visa at kukunin yun doon. No, depende rin kasi sa Dubai, meron nais lang mga contact. Pero mostly kayo din ang kukuha niyan. Kayo din ang pipick up sa sarili niyong passport na naka-attach doon na may visa na kayo. So kapag may visa na kayo, yon, congratulations. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, hindi na po kailangan ng OEC-OEC. Ticket na lang po ang bibilhin para makaalis po kayo. Ganun lang po kasimple, ganun po kahirap, ganun po kakomplikado ang pag-apply sa Poland. Pira po ang pinag-usapan, kaya nakakatakot din mag-apply. Kaya kako, sugal talaga ang pag-a-apply sa Poland. Kaya pag-isipan nyo ng maraming bisis para hindi po kayo magsisisi pagdating ng araw. Dahil kapag nakapagbigay na po kayo, paulit-ulit kong sabihin, wala na pong refundable. Kaya unang-una, baka pagdating ng araw, matras kayo na i-refund nyo at awayin nyo ako, awayin yung agency, aawayin nyo, ipopost-post nyo ako. Hindi po ganun. Unang-una, alam nyo na wala pong refundable kahit saang agency kayo nag-apply. Wala pong nagre-refund. Yung iba nga, full payment, hindi nga nila marirefund. Ganun po ang kalakaran sa Poland. Okay? Lahat po ng nasa ibang bansa, welcome. Kung ready na po kayo, pag-PM kayo, magpasa lang po kayo ng CV. Ang ating sample details ay nasa wall ko po na joinery. No, nandun po ang resume pattern. Sundan nyo ang information. Bahala na kung anong style ng CV nyo. Nasa Google po ang mga sample paano gumawa ng CV. And then passport copy. Yun lang po ang kailangan ko. Kailangan din na may WhatsApp, no? Makukontak kayo sa WhatsApp. Sana po sa information ito ay nauunawaan nyo. Kung hindi pa, ulitin nyo lang sa papanood para maintindihan nyo po kung paano po ang proseso sa Poland. Sa Poland mismo po kayo magbabayad. Kapag ibinigay nyo sa akin ang yung CV at passport copy with WhatsApp, ibibigay ko po sa inyo ang WhatsApp number ng Poland. Din kayo na po ang makipag-ugnayan sa kanya about full information na gusto nyo pong malaman. Okay, yung kung halimbawa may mga tanong kayo na hindi ko nasagot or may mga tanong kayo na kalimutan yung itanong sa akin, pwede nyo pong i-direct
sa ating Poland agency, no? Kasi doon po kayo magbabayad mismo sa kanilang company, sa kanilang agency company. No? Then, magkano ba ang sahod sa Poland? Pag-usapan naman natin dito yung sahod sa Poland. Okay. Ito po yung sahod sa Poland. Hindi po parehas-parehas. Kahit sabihin natin may minimum wage, hindi po lahat parehas-parehas ang sahod dahil ang sweldo doon ay per hour, nagdidepende yan kung ilang oras ka sa loob ng isang buwan. Okay? Dahil once a month lang po ang sahod doon. Kung nakailang oras ka, yun po ang sahod mo. Bawas na yan doon ang tawag ito, mga insurance tax or sa accommodation. Dahil hindi po lahat ay nag-o-offer ng free accommodation, meron talaga kayong bayad. Kapag sinasabi kong ang sahod ay 50 to 60, yan po ay neat na po yan. No? Yun na po ang matatanggap nyo. Nakabawas na po dyan yung mga tawag ito. Kung sa company pa, di ba, kung nagtatrabaho kayo, bayad na yung SSS, bayad na yung pag-ibig, doon bayad na yung mga insurance or tax at saka sa bahay. Bayad na po yun. Yun na yun, pag sinasabi kong 50 to 60 and above, yun na po yung salary nyo mismo na matatanggap nyo. Okay? Hindi po, hindi naman po ganong mababa. Sa totoo lang, mataas talaga ang sahod sa Poland. Kaso sa daming deduction ng agency, deduction ng mga ganito. So, kailangan bumaba talaga. No? Talaga na sa mga 50 to 60 and above ang inyong maninit income. Dipindi yan sa oras ng inyong pagtatrabaho. Okay? Hindi ako magbibigay ng fix how much per hour. Kasi dipindi sa company kung saan po kayo magkaroon ng working permit, kung saan po kayo papasok. Kasi hindi po paras-paras ang company ng offer ng rate ng salary nila. Okay? Doon meron ding mga holiday. No? In a week, merong isang business na pahinga. Kung, diba, kung Sunday or Saturday. Merong once na pagpahinga kayo. Pag holiday din kayo, wala rin trabaho. Ganun po, legal po ang proseso sa Poland. Hindi po kayo makapasok mismo sa company kung wala kayong kontrata. Meron kayong orientation, meron kayong kontrata na pipirmahan bago po kayo makapasok sa company. Hindi yung pagdating doon, pasok kayo agad. No, hindi po ganun. No? Hindi po ganun. So, ang ating hiring, no, medyo mataas-taas ng ating video, pagtsagaan nyo na lang. Ang ating hiring is factory worker, no? May mga available tayong sa duck factory, chicken, food process, meron ding tomato farm, meron tayong hotel housekeeping, merong cook, chief cook, ayun, nag-hiring din sila basta magaling magluto, kitchen cleaner, and waiter and waitresses. Pero ang payo ko sa inyo, kapag kayo nag-apply, huwag na kayong choosy as long as makarating kayo ng Poland. Kasi ang agency mismo, pwede nyo sabihin, ma'am, gusto ko housekeeping, gusto ko doon lang talaga ako. Maghahantay kayo. Kasi hindi pares-pares ang company na mabilis ang proseso ng tawag ito, working permit. Ang agency po ang nakakaalam. Kasi sabi ko sa agency, as long as mabilis, doon nyo na lang ipaprocess. Basta makapasok lang sila ng Poland. No? Ganon. Hindi yung pagdating sa Poland, baka mangyari naman na lumayas kayo, no? Pasiuna ko lang. Kasi maraming gumagamit at gamitan, katulad niyan gagamitin niyo ako basta makapasok kayo ng Poland. Sasakay na kayo ng bus or train dahil mayroon kayong kausap papuntang part ng Europe katulad ng Spain, Italy. Pwede naman 'yon. Papayag naman ang agency, ang company magpaalam kayo. Okay? As long as naka 3 months to 6 months kayo sa company, respeto lang po sa mga taong tumutulong sa inyo paano kayo makapasok. Paano naman ang biyaya ng Diyos kung wala naman kayong respeto sa company or sa agency na tumutulong sa inyo. Okay? Kahit na nagbibigay kayo ng pera, pero sabi nyo kay Lord, makapasok lang kayo ng Poland, kagaway na kayo ng paraan. No, paano ang patnubay ni Lord kung hindi nyo naman gagawin yung responsibilidad nyo? Okay? Chance nyo yan, makarating kayo sa ibang part ng Europe. No, kung meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa, katulad ng Italy, Spain, France, sa Paris, sa Switzerland, kahit saan dito, pwede nyong pasukin as long as respect naman kayo sa
agency na magtrabaho kayo ng at least 3 to 6 months. Kung gusto nyo, gusto nyo ang company, pwede kayo magtuloy-tuloy na maghantay na magkaroon ng TRC. So, ang ibig sabihin ng TRC ay temporary resident card. Kapag may TRC ka na, yung mga nagbabalak umuwi na galing sa ibang bansa, na uwi muna bago mag-apply for Poland. After 1 year, kapag may TRC ka na sa Poland, ay pwede ka nang magbakasyon. So, saan ka naisipin ang pagbakasyon? Kapag nasa Poland na kayo. Okay? Dahil after, bago mag 1 year, si kasuhin na yung company ang inyong TRC para hindi kayo mamoblema. Kasi hindi na renewal ng visa doon, kundi magkaroon na kayo ng TRC card. Yung TRC na yun na pwede mong gamitin na, namamasyal ka sa kahit sa ang part ng Europa. Okay? Kaysa wala kang TRC, kapag na-expired ng visa mo, hindi ka na makabalik ng Poland. Huwag kayong matakot. Dahil ang Poland ay maraming trabaho. Huwag kayong maniwala sa iba na sinasabi na hirap maghanap ng trabaho sa Poland. No. Yung mga nasa Poland, ito, announcement ko sa inyo, kung meron kayong kakilala na nasa Poland, na naghanap ng trabaho, meron akong i-recommend sa inyo sa e-bike or sa garments factory. Okay, kahit sa chicken factory, okay lang. Mataas ang sahod sa chicken. Okay, mataas ang sahod sa chicken. Walang madali as a factory worker. Tandaan nyo yan, walang madali. Dahil lahat nakakapagod kahit anong trabaho. Basta factory ka, nakakapagod talaga kaysa mga housekeeping ang trabaho mo. Okay, so ano pa bang pag-usapan natin? Kung meron pa kayong mga katanungan, paki-message na lang or paki-comments na lang po para mabasa ko at masagot ko. So, ang contact number ko papuntang mag-apply for Poland, i-check nyo muna ang inyong requirements kung hindi dito na kayo. Kasi ayaw ko yung tanggap ako ng tanggap but din hindi naman kayo pa ready. Gusto ko yung ready na. Okay? Mag-comments lang kayo para ibibigay ko doon ang contact number na para doon kayo magpasa ng CV at passport copy. Yun lang ang unang gagawin nyo sa akin, no? Para i-forward ko kayo sa Poland Agency. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana nabigyan ko ng kasagutan ang inyong mga katanungan. At kung meron pa kayong mga tanong, paki-comments na lang po sa baba at paki-share na lang po sa mga friends nyo na gustong mag-Poland, gustong malaman ng information about sa Poland. Kasi baka meron pa akong nakakalimutan, no? Ako po si Joy Neri, dito po sa Paris, sa France, no? Patuloy pa rin ang ating hiring kahit saan man akong dako ng mundo. No, kasi naumpisa na natin ng hiring, okay? Then next, pag-usapan naman natin ulit yung Hong Kong, Singapore, and Malaysia. Ayan, dahil papasok na ako. Ito yun. Parang Hong Kong din, no? Parang tawag ito, Admiralty. Okay? Ako po ang inyong kabayan, Joy Neri, dito sa Paris, France. Maraming salamat at may God bless us all.